Tawang-tawa na naman ang mga magsasaka. Dahil buhay na naman ang tubig sa irigasyon. Umaapaw sa puno. Ganyan kalakas ang agos ng tubig. Welcome to my vlog. At dahil wala nang ulan, makakapunta na tayo ng bukid. Papasyalan natin yung tanim na palay. After 1 month, kung ano na ang itsura ng palay sa bukid. Sobrang lakas ng agos ng tubig dito sa irigasyon. Ito yung irigasyon papunta ng bukid. Dire-diretso doon na may mga sa kabila ng mga kahoyan na yun nandoon ng bukid. Dito naman sa kabila, sa bungad, nagsisimula na silang maghayak ng taniman ng palay. Si Manong na taga ibang barangay, marami siyang alagang kambing. Pinapastulan niya ang kambing, ang dami oh. Dito naman sa side namin, nakaporma na rin ito, magtatanim na ito mamaya. Mga nag rotavator naman sa kabilang side. Nire-rotavator nila yung bukid. Tataniman ng palay. Andito na tayo sa bukid. Ito na yung tarim na palay dito sa bukid. Ang lakas ng agos ang tubig. Ito na ngayon ang sabog tanim. Nagpapatubig si Don Paquito at saka si Jumo. Habang nagpapatubig sila ng palay, sinasabayan na rin nila ng pagdadamo. Pagdadamo at saka paghuhulip. May mga portion kasi na mga uka-uka na anod ng tubig nung nag-uulan. Kaya mayroong kumpul-kumpul, mayroon namang madalang. Yung madalang yun ang hinuhulipan nila o tinataniman uli ng palay. May maliit din kasing aripit, ayun yung mayroong kulay pula na yun. Bali may butas yun, pader, nakatugon din siya sa may irigasyon.
dito sa gawing punuan, kaya meron siyang maliit na haripit dito. Ito yon, daanan ng tubig magmula dito sa may punuan. Sa gawing ito, hindi lumalaking masyado pala, ay gawa ng naliliman ng mga sanga ng kahoy. Andito tayo sa gawin ng punuan. Doon tayo galing kanina sa may dulo. Andun yung main na irrigasyon. Nilagyan nila ng maliit na aripit din dito para makalusot ang tubig. Dire-diretso lang siyang open. Nanggagaling din sa irrigasyon ng tubig na yan. ng umaga pero sakto lang ang init. Makulimlim siya, medyo may hangin naman ng konti. Saktong isang buwan mula lang maitanim itong palay o itong sabog tanim. Nakakatuwa ng pagmasdan. Masisigla ang mga tubo ng palay. Noong wala pang tubig ang irigasyon, ito yung bomba ng tubig na ginagamit nila. Ngayon may tubig na kaya hindi nagagastos ng krudo. Magdamagan na yan, umaagos ang tubig. Ito yung kabilang side, medyo hindi masyadong lumalaki ang palay. Gawa ng may mga sanga ng kahoy na lumililim sa kanila. Ito naman yung kabilang side, yung walang kahoy na nakalilim. Halos parehas lang din naman sila. Halos magsasabay na rin sila. Ito ulit ang update natin sa sabog tanim dito sa bukit. Sabog tanim na palay. Kasarap tingnan, kasarap sa mata. Green na green ang dahon. Busy-busy na ang mga tao dito sa bukid. Naggagayak sila ng mga taniman ng palay. Dahil meron ng tubig ang irigasyon, kaya halos sabay-sabay na sila. Nagpapatanim at saka naggagayakan ng mga tataniman na palay. Still here. Thanks for watching. I wish I knew.